not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suwanosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong kalagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, panatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang panatero, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panatero, boses ng ordinaryo Pilipino. Panatero, say walang makakaaman. Yan ang panatero, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panatero, boses ng ordinaryo Pilipino. Panatero, say walang makakaaman. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo po ay nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. Meron po tayo ngayong guest. Oh, napakalupit ito. Magaling ito sa showbiz. Slim. Magandang gabi sa iyo, Ike Lozada. Grabe naman kayo, wala na sa kanya. Wala na ba yun? Ay, sorry. Grabe. Kinakabahan pa naman iba ako. Oo naman. Parang awag na kabahan. Maganda, hindi naman si Ike Lozada kaya. May guest po tayo ngayon. Bagong motor ko ngayon. Huwag naman ganun. Magandang gabi sa iyo, Alan K. Hindi pala. Si Jay Guevara, ang malupet. Yan, Banateros, mga ka-LDS. Yan, isang mabiyayang araw sa ating lahat. Ay, bago at yun. Nandito na naman ako, muli. No? Kasama ko ang mga Banateros, ang aking mga kuya. Hindi nyo ba alam yung LDS? Tinaboy na kasi tayo, hindi daw tayo DDS. Hindi na tayo DDS. So LDS na tayo ngayon. Napanood ko yun eh. Legit Duterte supporter. Sa kanila na yung DDS daw. Okay lang. Ang kinin nyo. Sayin niyo na. Sabi ko nga, sa susunod, manay mo, kayo na rin madimanda. Speaking of. Pero tayo po ay mapapanood ng live sa kapartner mo sa Balita at Servisyo, YouTube channel, syempre. Facebook page ng Boss Dada TV and Coach Oli and Banat Bay. Sa Facebook page din ng Banateros Official, mapapanood tayo dyan, syempre. Rumble, nandiyo dyan din ang SMNI News at yung SMNINews.com. Siyempre, website and yung SMNI YouTube channel. Madami. Ang dami mapapanood. And sa cable channel. Kasi iniisip siguro nung iba, palibhasa ang yung ating prangkisa ay... sabi nila, wala tayong prangkisa. Hindi. Ang prangkisa ay nandiyan pa din. Meron lang tayong problema sa permit to operate ng NTC na ipinapaliwanag naman yan ng mga abogado ng SMNI na paglabag yan. Sa batas, yung indefinite suspension. So tayo mapapanood sa mga cable channels, sa mga cable companies itong SMNI. Wala lang tayo sa yung normal na channel. Tsaka syempre, Boss Dada, in behalf of the millions of viewers, kasama natin, andyan po si Master Judea. Kulang lang yung mic. So, yes, kaway-kaway lang muna dyan, Master. Sigaw, isang sigaw naman dyan, Master. Oy! Oy, yan. So kompleto ang Banateros Brothers ngayong gabi nito. Kaya lang masyadong malaki yung guest namin, kaya hindi nagkasya si Master Judea. Alam mo, payat ko tingnan dito ha, pagka magkatabi sa inyong dalawa. Ganda, dapat ganito na lang lagi para magbuha akong payat, no? Ayan, no? So, ano bang pag-uusapan natin? Wala tayong ibang pag-uusapan kundi yung ano, yung trending ngayon. Ano yun? Na kaso mo. Mukhang comedy tayo ngayon. Alam mo, ang hirap maging sikat kasi talaga eh. And then, sabi kasi nila si Banat Bay, laos na daw. Actually, gagawin ko na itong pagkakataon na ito para sabihin po sa inyo na huling gabi ko na po sa Banateros, titigil na po akong political vlogger, magkakaroon lang po ako ng game show dito sa SMNI. Kasama ang Mocha Girls. Tapos magagano, mamimigay na kami ng jacket. Eh kasi naman, hirma, madimanda, pambihirang buhay re. Kahit walang kwenta yung demanda sa'yo, Diba, Congressman Zaldico? Ubus pera. Saka ba't naman ganun? Ba't naman ganyan? Sila tong mga mahilig tumakbo sa posisyon. Tapos, kwe-questionin mo lang sila. Bawal magtanong ngayon. Iko-content mo lang sila.
Oh, ididimanda ka nila. Di ba, nung tinanong nga ni Kai Eric at saka ni Doc Lorraine Badoy yung Speaker Romualdez, di ba? Eh, buong SMNI, dinamay. Uy naman talaga ang dahilan, ba't nagsimula eh, di ba? Dinamay na nila yung buong SMNI. Kaya nga ngayon, nung nagtanong ako, idadamay din kayo sigurado. Ay, naku po. Sana. Naku. Pero anyway, okay lang yan. Kasama naman yan sa ano eh, sa ating pinaglalaban sa bayan. No? Di ba? Magsalita ka naman. The fact na ano, Jay Guevara, di ba? The fact na ikaw ay kanilang dinidemanda, it means nasasaktan sila sa mga sinasabi mo. Ganun lang tinatamaan naman sila. Tinatamaan sila. Jay, sige, reaksyonan mo yan. Eh, kung ayaw nyo kasing ano, gumawa kasi kayo na maayos. Hindi yung ano, kung ayaw nyo palang nasisita kayo, gumawa kayo na maayos, di ba? Ang hirap sa inyo eh, pag nasisita kayo, nare-reaksyonan yung mga maling ginagawa nyo, eh, kung ganyan ng ganyan, ayusin nyo. Ha? Oh, sabi nga ni Bryke, oh, Boss Banat, bigay mo na lang yung demanda mo sa mas totoong DDS. Kung pwede nga lang eh. Kung pwede lang sana, ibigay na lang. Oo, maganda. Anyway, sila naman yung DDS, kami hindi. Oh, di ba? Sa inyo na lang. Okay. Tsaka sabi nyo naman, bayaran ako eh. Hindi diba? Kaya maging tanso vlogger bigla yung mga yun pag nakasuhan na. Eh, ba natin? Pwede natin. Diyan mo malalaman talaga ang tatag ng isang lumalaban para sa bayan. Oh. Coach Oli! Oy! Oh, andito pala ako. Diyan ka pala. Ano mo masasabi ano natin? Masasabi bakit ba kumpleto ang Banateros Brothers ngayon? Ay, hindi ko pwede i-announce. Hindi. Basta abangan nyo sa Facebook. Basta hindi kami DDS. Hindi kami DDS. LDS. LDS. Legit. Duterte. Kahit sino bang Duterte yan? Oo. Oh. Mm-hmm. Oh, mamaya abangan ninyo ang post ng Banateros. Yeah. Kaya kami kumpleto. Ha? Mm-hmm. Nako. Ayan nga. So, ano ba itong kinakaso kasi sa'yo, Banat Bayo? Ipaliwanag na natin sa lahat. Sino nag-utos? Oh, hindi, kasi actually itong kaso na to, libel to about dun sa mga, di ba naalala nyo, may akusasyon si Congressman Tevez, may akusasyon si Magalong, si Mayor Magalong, at saka may isa pa eh, si Joel Villanueva, di ba? Mm. May mga akusasyon, may banat siya tungkol doon sa laptop. Ah, yes. So tayo, nag-react lang bilang yun naman po ginagawa natin sa ating vlog. Ang di ko maintindihan, nung nag-react lang tayo, eh parang tinamaan sila. Kaya nga, nagtataka ako bakit ganun sila ka-sensitive. Eh sinabi na po yan ng Supreme Court na dapat ko ikaw ay public official, eh hindi ka dapat si on your skin. Mm-hmm. At higit sa lahat, ang sinatawag nilang yung libel, tsaka defamation, kung ganyan, kung hindi naman related sa work mo, yung kinomento. Halimbawa, sasabihan mo yung isang congressman, may kabit ka. I mean, wala namang kinaugnayan doon sa trabaho niya. Hindi naman yung yan ang sinabi ko. Ang sinabi ko dito tungkol ho doon sa mga korupsyon na issue nung ilang mga politiko na nirareaction na natin na tinatanong natin, hindi lang po kay Congressman Zaldi ko, pati kay Speaker Romualdez. Mm-hmm. Karamihan nga doon sa nirereklamo nila, nandun yung pangalan ni Speaker Romualdez. Kaya, meron ako mga ilang resource dyan sa camera. Congress, yeah. Oo, tinanong natin kung bakit ganito, ganyan. At napag-alaman nga po natin na ito ay may basbas po ng kanilang pinuno. So, ewan ko kung totoo yun. Tanong lang naman. Tinatanong lang naman natin. Baka magalit na naman sila dahil nagtatanong tayo. Ang tanong nga natin dito, Speaker Romualdez, ikaw ba, with question mark, ang nag-utos para i-demanda ako? Nagtatanong lang po ako ha. Ito'y seryosong tanong. Kasi kung nag-utos ka, ba't di mo nalang ikaw? Mm. Ba't kailangan mo pang mag-utos? Pero, ulitin ko, tanong ko lamang po ito. Kung meron po kayong gustong isagot, banatbyofficial@gmail.com. Pwede nyong i-ano sa akin, sabihin nyo, wala akong kinalaman dyan. Bibigyan at babasahin ko po ang inyong sagot, reply, para sa patas na pagbabalita. So, eh, yun lang naman ang sa akin. So, okay lang. Ganyan talaga buhay. Kasama sa buhay yan na mademanda. Anyway, sabi nga nila, just go with the process. Eh, sabi ko naman, sana lang kasama kayo. Diba? Yung nagdemanda ba sa'yo, congressman party list? Oo. Isa sa pinakamayamang congressman. Di umano. Di umano. Tsaka, Banat ba, hindi masama yung sumagot si ano, si House Speaker sa'yo. Kung sakali man, hindi masama yun. Maganda nga yun eh.
at least malalaman kung siya ba ang ano. Pero ang nagtataka pa ba kayo? Hmm. Banat ba kung ang mainstream media nga, 'di ba? Ginaganyan nila katulad nitong SMNI. Kung ang maisog rallies nga eh kanilang pinipigilan by means of yung mga lugar kung saan idadaos sa ng mga freedom parks yung yung rally tinataniman nila ng mga truck. Hmm. 'Di ba? Ikaw pa kaya na isang vlogger na alam naman natin na ang Banat Bay talagang lumalatay. O lumalatay talaga. Pero kailangan maintindihan ng tao na hindi tayo dapat huminto sa mga ganitong klase ng mga ano ng mga harassment kasi para sa atin ang harassment to gusto nila mag-set ng chilling effect sa lahat ng mga bumabatikos sa kanila. Na kung si Banat Bay kaya naming ganyanin, lalo na kaya kayong mga maliliit na vloggers. Ang Banateros po ang format ng aming mga shows. Kumukuha po kami ng balita galing sa mga mainstream media na nire-reactionan namin. Mm-hmm. So I don't think there's something na pwede kang malibel because of that. Because nagre-react ka nga lang doon sa mga balita na available na hindi tayo katulad ng iba na nagki-clickbait, hindi tayo katulad ng iba na gumagawa ng mga fake news, hindi tayo katulad ng iba na nag-expose. Hindi po tayo, ano, hindi po tayo mga newscaster na nag-ahatid ng balita. Tayo lang ay nagre-react sa mga balita. Katulad din ng ginagawa natin dito sa SMNI. Patungkol dun sa tanong ni Banat Bay, na kung sasagot man ito si speaker. Ako, sa tingin ko, hindi sasagot ito si speaker. Alam naman natin, matipid sa salita ito. At parang dalawang beses ko lang ito narinig na sumagot, pinagtanggol pa niya si President Bongit. So, kung patungkol sa kanya, hindi yan. Kung tungkol doon sa kanya nga pinagtatanggol, eh posibleng sumagot pa yan. Eh yan, ito ngayon, hindi, malabo. Mm-hmm. Kaya yun, manawagan ka sa mga vloggers na katulad mo, Banat Bay, na pinanghihinaan ng loob. Ay, okay lang, sama-sama tayo. Pero lang, sa mga nanghihinaan ng loob, okay lang yan. Kasama yan sa proseso kasi... Alam nyo, madadaan talaga ang bawat isa sa ganitong klaseng pagsubok. Pero isipin nyo na lang, malapit na. Malapit nang makita ang liwanag. Oh, alam mo, Banat Bay, sa totoo lang, kung halimbawa na usapang karapat dapat na makasuhan, eh yung mga tansu vlogger nga, grabe yun eh. Diba? Mm. Talagang may mura pa, may fake news, pati pamilya mo idadamay. Mm. Sa totoo sin, yung kay Banat Bay, wala naman eh. Actually, Jay, yan ang difference. Eh, kasuhan nyo na kami lahat para mas maganda. Hey, ikaw, no? Na lang. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Dito. Dinadamay mo kami, kabago-bago mo rito eh. Kakasampa mo lang dyan, tapos gusto mo, dimanda ka agad tayo. Lahat na tayo. Tinabi ko kay Banat Bay eh. Alam nyo, napakaganda nun. Ba't ba inibitan nyo pa to rito? Napakaganda nun eh. Na, alam mo yun, diba, na ano ko na pag, ano, pag magla-live tayo, tabi-tabi tayo doon sa kulungan. Hindi, kung ano. Bawal mag-cellphone doon. Kambira ka, nandamay ka pa eh. Nilulusutan ko na nga ito eh. Nadamay pa ito. Anyway, nandyan na pala yung guest natin. Oo. Yan, kasunod ng guilty verdict kay ACT Church Representative Franz Castro sa kasong child abuse, muling nabuksan ang usapin ng pagkakadawit ng kabataan party list sa komunistang teroristang grupo, CPP-NPA-NDF. Si Ina Mortel, magbabalita. Binubuo ng ACT Teachers Party List, Gabriela Women's Party at Kabataan Party List ang makabayan block ngayon sa Kongreso. Ang grupo ng mga kongresista na noon pa may itinuturong operatiba ng teroristang grupong CPP-NPA-NDF. Nitong Lunes, hinatulan si ACT Teachers Representative Franz Castro at dating bayan muna Representative Satur Ocampo na guilty sa kasong child abuse dahil sa pagbiyahin ng mga ito sa may 14 na mga kabataang katutubo mula Talaingo, Davao del Norte patungong Maco, Davao de Oro noong 2018. Isang malaking tagumpay ito ayon sa tagapagsalita ng Legal Cooperation Cluster ng NTF-LTAC. Nang tanungin naman kung paano na ang mga kasama ni Castro sa Kongreso, isa sa mga nabanggit ni Attorney James Clifford Santos ang kabataan party list. Nakabinbin pa rin ngayon sa COMELEC ang petisyon upang kanselahin ang mga kaliwang party list na ito dahil ayon kay Attorney Santos, ilang beses daw naghahain ng motion ang kabataan na halatang delaying tactics. Pero anya, natatakot lamang ang mga ito na mabisto ng tuluyan. Natatakot yung sila, kabataan party list, na mag-present ng evidence yung Republic
dahil nga we really have a strong roster of witnesses, no, who will be testifying kung ano yung nangyayari sa mga party lists na associated sa CPP, NPA, NDF. And natatakot sila na kapag na makapagsalita yung mga to in the proper forum dahil it will be very damaging against them. Ayon naman kay Attorney Marlene Musantog, dating opisyal ng NPF-ELCAC at ngayon National Coordinator ng IPRA Center, matibay ang mga ebidensya laban sa kabataan party list. There has been a plethora of evidence coming from the testimonies of witnesses under oath, even during congressional incident investigation, na yung party list nominees themselves, sila ah, na they were selected because they were high-ranking member. And all nominees are high-ranking members of the CPP, NPA, NDF. May hamon din si Busantog sa kabataan party list kung hindi totoo na sila ay bahagi ng teroristang CPP, NPA, NDF tulad ng mga patotoo ng dating mga kadre. Yan yung challenge ko sa kanila. If you think that this FR, si Almagabin, for example, kabataan parties, founder ng anak ng bayan na precursor ng kabataan parties, bakit niyo file ng kaso? Samantala, para kay Dr. Lorraine Badoy, dating tagapagsalita din ng NTF-ELCAC, dumating na ang araw upang maramdaman ng mga kinikilalang kaaway ng Estado ang pangil ng batas at matuldukan na ang insurhensya sa bansa. Dumating na ang araw nila. Dumating na ang araw nila. And it's wonderful to hear this, no, na for a case like this to have happened, because my faith in the judicial system is further strengthened. Because nilakas, ang lakas ng loob nila na sila pa ang nagdedemanda gamitin ang sistema na ito, yung judicial process natin. So, we welcome it with open arms. We embrace it. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ito si Inomortel, SMNA News. Nako, ayan na nga po. Ay, itong pinagtataka ko, Banat Bay, ikaw na wala kang kaso, ginagawang ka ng kaso. Ikaw na malaya, gusto kang ikulong. Samantalang itong mga guilty na, nakakapagpa-interview pa sa media, nakakapag-presscon pa, at saka nakakapag-rally pa. Oo nga. Saan ka naman? Kakandidato pang kapal ang mukha. Kapal. Bukod sa kakandidato, sila pa ang kawawa. O na siya daw ay isang guro at ang trabaho ng guro ay pangalagaan ng mga estudyante. Napakasakit daw para sa kanya ang mapagbintangan doon sa kaso ng na child abuse. Samantalang ikaw itong mabilis at ikaw itong pinakamaingay pagdating sa alipusta kay Pastor Apollo Kibuloy, lagi niyong ginagamit yung mga inabusong kabataan, siya naman ay hindi pa napaparusahan o hindi pa napapatunayan na may kasalanan. Kayo itong may mga kasalanan sa kayo pala. Batas. Uh-huh. Mm-hmm. Ayan, at ngayon makakasama po natin si Attorney Marlon Busantog. Ayan, chairperson ng IPs Rights and Advocacy Center, IPRA Center. Magandang gabi, Sir Marlon. Magandang naimbag nga sabi tayo amin na tayo natataraki nga banateros tayo. Ay, paunin. Gabi po sa ating lahat. Agbiag ti Ilocano nga po. Abay, talaga well, naman. Siyempre, mga Ilocano ang banateros Barat by si Ocholi. When manong? nako, matindi po itong mga issues ngayon. Ano pong nararamdaman ninyo na unti-unti, kahit papaano, medyo wala nang tiwala ang karamihan ng mga Pilipino sa justice system natin dahil nakikita naman natin na parang wala nang hustisya sa Pilipinas, pero at least kahit pa paano may konting liwanag na patunayan na may kasalanan itong dalawa sa mga may kaso dito sa Tagum City, dyan sa Davao del Norte. Ano po ang inyong nararamdaman bilang isang IP? Yes, matagal po kasi ang advocacy, matagal po nating sinasabi, almost more than 6 years ago, na ang mga salugpungan schools po ay ginagawang paaralan para turuan ng pagbomba, pag-armas, pag-ambush yung mga IP youths natin. No? Nangyari po yan, nagsimula sa congressional investigation. At ngayon, we were affirmed by the trial court, by the RTC. No? So big shout out po sa RTC ng Davao City para mabigyan ng justice yung ginawa sa mga bata. No? Kasi yung ginawa sa mga bata na yan, pinaglakad yan ng 3 hours in the middle of the night, nagutom habang umuulan. So, yung area na yun, very dangerous po yung area kung saan sila pinaglakad. Usually, nangyayari doon yung mga encounters ng NPA sa military. So,
deliberately, alam nila na ganun yung sitwasyon, pero pinilit pa rin lang kinuha yung mga bata, 14 of them. Try na din nila sa Tagum City, buti na lang hinabol ng mga parents ng DSWD, kaya na-recover yung mga bata. No? So kung nagsasalita si Franz Castro na sinasabi na siya ay tumutulong or nag-rescue para saan? Hindi naman na... Ang mag-rescue dyan, mga parents eh, pero bakit yung kumabol sa inyo, mga parents? Ang nag-rescue sa... Kung kayo yung nag-rescue, bakit yung hinabol ng IP community, yung dal-dala yung mga tribal leaders nila? Attorney, bali, masasabi natin ito ay bantay sa lakay. Sa ngayon po ba, is it safe na tawagin ng kriminal itong si Castro at Ocampo? Yes, we can call them, convicted child abusers. Yun. Ayun. Pangalawang tanong, dapat na ba sila mag-resign? Or dapat tanggalin ng kamera itong si Castro? Yes, unang-una kay Franz Castro kasi ang ACT Teachers was a party list that supposedly represent the best interests of the children. Yes. No? Mm-hmm. But having a party list representative na convicted po ng child abuse, hindi lang po isa, dalawa na bata, but 14 na IP children, ay ba, karapat dapat mag-resign na siya, mahiya naman siya. Kasi kung sa ibang bansa nangyari yan, wala nang usapan na dapat pa siya mag-resign. O hindi, dapat ura-urada mag-resign na siya kasi wala na siyang moral authority to speak na sa lahat ng issues na involved ang kabataan kasi meron siyang conviction. Hindi lang kasi siya accused eh. Ba, siguro sabihin natin noon, pwede siyang sabihin na hiwa sa falsely accused. Pero dumaan na po sa due process yung kaso niya. No? Nagkaroon ng presentation ng evidence, nagkaroon siya ng right to present her own evidence, but at the end of the day, the court found that she is guilty together with 9 other people, including sa Toro Campo, of abusing the rights of children. So ano po ba yung mukhang ihaharap ni Castro sa Kongreso para sabihin na I am fighting for the rights of children kung siya mismo ay convicted ng child abuse? Attorney, kasi po di ba alam natin na si Congressman Tevez ay tinanggal sa Kamara even if hindi pa to convicted. Pero itong si Franz Castro ay convicted na. So talagang meron tayong basihan para sila ho ay matanggal na dyan sa Kamara. Ang tanong po eh, yung inyong po bang grupo ay walang gagawing appeal o pakikipag-usap kay Speaker Romualdez para po aksyonan ito? O yes. Ano po ba ang plano ninyo? Tama yan, part yan ng pinag-usapan na dapat filean ng ethics complaint si Castro para kasi ang may karapatan lamang na disiplinahin ang mga members niya ay yung House, no? So meron ding tinatawag na legislative immunity from arrest si Castro bilang sitting member of the House. So tinitingnan natin ang ibang legal aspect kung paano magamit, no? Ang conviction na ito hindi lang para matanggal siya sa pwesto, pero matanggal din sa party list system natin ang ACT Teachers. Yun, napakaganda. Jay, mayroon kang tanong? Hindi, siguro re-recta na ako. Hindi na ano. Hindi, siguro mas maganda kung magkusa na lang siya mag-resign dyan. Ay, hindi. Oo, diba? Sa sobrang kapal ng mukha niya ngayon. Ang kapal naman ng mukha niya kung mananatili pa siya dyan eh. Pero attorney, etong tanong, bakit hindi kidnapping ang ano? Eh, di ba para pong kidnapping yung ginawa nila? Kasi without the consent of the parents... O baka nakahiwalay pa yun. Bakit po hindi kidnapping kaya sa tingin nyo po? Ano po ang paliwanag dyan? Nag-file sila ng kasong kidnapping saka serious illegal detention kasama sa child abuse na kaso. Pero na-dismiss yung kaso na... hindi pala na-dismiss. Dininay ng korte yung pag-include sa kaso na kidnapping. Pero yung ginawa ng state natin ay tinuloy pa rin. So nag-file sila ng motion for reconsideration. At pending appeal pa yung kaso ng kidnapping. Okay. So, we hope na with this conviction na matutuloy na magkaroon ng reversal of the ruling at matuloy na aside from child abuse, makasawan din sila ng kidnapping at serious legal detention. Kung kidnapping po, sir, ano po ang sentensya niyan? Lifetime imprisonment ba? Malamang reclusion perpetua yan. Naku, hindi. Yan. Kaya kailangan talaga mapush yan. Oo, no. Di ba? Kailangan ma-push talaga yung issue na yan. But then again, sabi nga ni pumapropaganda actually si ACT Teachers Party List Representative Castro na sila lang naman daw ay pumunta doon at tumulong.
So meron siyang istorya na pinalalabas na nagkahagulo diyan sa lugar na yan, kaya kinuha niya yung mga bata at isinakay sa sasakyan, 14. Oh, so yes, anong counter niyo dito, kasi kinuha daw nila at inilayo nila from harm's way. Pero para sa akin kasi, dapat kung talagang sinagip mo yung mga bata, dapat i-turn over mo at least sa DSWD, tama ba? Tama. Kaya yan yung mga isa lumabas doon sa ano, sa kaso na ang humabol actually sa kanila is DSWD, saka yung may parental authority sa mga bata, no? So kung halimbawa, if they are really in a danger yung mga bata, andun naman siguro malapit yung military that they could have reported to. Ang sinasabi nga nila dyan, yung sa propaganda nila is may grupo daw na tinatawag na Alamara, na isang ginawang grupo ng mga military para patayin, no, yung mga IPs, yung mga IP children. But they were not able to prove, no, their case. So kahit ano pang sabihin nila, lumabas naman na yan sa ano, sa hearing ng kaso. Bakit yun yung sinabi sa judge? Actually, sinabi naman nila, kaya lang hindi ka papaniwala yung kwento nila. So mas nanaig pa rin yung simple situation na on the time na nadakip kayo, na ano sila sa checkpoint sila, eh, daladala niyo mga bata. Unang-una, wala yung parental consent kayong daladala. Wala kayong government employees na kasama like DSWD or kahit man sa police para ma-stop yung mga threats na sinasabi. Pangalawa, yung fact na ginawa niyo na pinaglakad niyo yung bata, yung mga bata sa gabi, no? Almost hating gabi na umuulan, na kung saan yung area is pwede silang mahulog sa bangin. Imagine na ginawa yun sa mga anak niyo for almost 3 hours. Kaya ngayon mga nag-testify dyan, yung mga bata na ibang witnesses, they were traumatized by the event. They were so scared while they were conducting their, yung habang kinukuha sila at pinupunta doon kung saan sila ilalagay sa van, no? Kasi tatlong van yung pinagsakyan sa mga yan. Mm-hmm. So these are the simple facts of the case na no matter na lagyan mo ng propaganda, hindi mo siya mababaliktad. Kasi unang-una, nandyan yung mga 40 na bata. They were rescued, no? Pangalawa, nag-testify yung ibang mga bata sa kaso. Pangatlo, nag-testify yung mga parents ng mga bata. Pang-apat, nag-testify yung DSWD. So, nag-testify din yung mga tribal leaders, no? Pati si Bayi Pilar na nakikita dyan na pinapagalitan sina Franz Castro. Part po yan ng ebidensya ng prosecution. And they were able to establish, our prosecution was able to establish the guilt na ginawa ni na Franz Castro tantamount to abuse, no, prejudicial to the development of a child. Tapos, attorney, nadinig ko sa isang interview kanina, itong sinabi ni convicted Castro at convicted Ocampo na posibleng na impluensyahan daw ang korte ni PRRD. Sinisi na naman si PRRD. Posible po ba ito? Na, balik tayo doon sa nangyari. Mm-hmm. Tanggalin mo man yung PRRD, andoon yung 14 na bata nag-testify. Kinausapan nila si PRRD. Ang ginagawa ni na Franz Castro ngayon is foul na yan. Kasi you are a sitting congressman and you are assailing the independence of the judiciary. Tinitira mo na yung isang institution, no? Kasi sinasabi mo na ito ay na-influensyahan. That's already a libelous statement against the judge. Actually, pwedeng kasuhan ni judge actually yan sa mga ganyang statement. Kasi you are a sitting member of the House of Representatives at nandiyon sa out of office mo to obey the laws of the land. Mm-hmm. Eh, ganyan talaga ang mga yan, punong-puno ng propaganda. Saka meron akong konting correction kasi alam nyo, ang isang snatcher ay convicted din yan. Mm-hmm. Kaya dapat kompleto tayo sa facts natin. Sabi natin na convicted child abuser, mm-hmm, Franz Castro. Mm-hmm. Convicted child abuser. So, I stand corrected. Yes. Convicted. Yeah. Convicted child abusers. Abusers. Satur Ocampo and Franz Castro. Baka naman i-libel ka pa niyan. Sir, ang tanong ko lang po, ito, kasi marami nang tatanong din, bakit hindi pa sila ikinukulong? Yan. Kasi ang kaso pa kasi hindi tinatawag na final and executory, mm-hmm, because there's still an appeal process. So, nasa discretion ni judge ngayon kung i-grant sila ng bail or kung hindi sila i-grant ng bail. So, kung mag-apply pa rin sila ng bail at magkakaroon ng hearing yan or kung continuous pa rin yung bail nila, possible na aantayin pa rin yung final judgment, depende sa mangyayari sa appeal nila para sila ay may kulong.
Part po yan ng process natin. Mas gusto yun, of course, natin na sila ay makulong na para mahimas-himas naman nila yung mga rehas, no? Mm-hmm. Pero we still trust sa ating judicial system. This remedy is available not only to them, but to all of us. So, pero sir, konting tiyaga lang po, na nagkaroon na tayo ng very big victory na, na ikaw ay nakapag-convict ng isang sitting na congressman ng child abuse. So hopefully tuloy-tuloy na yung panalo natin sa judicial process natin. Alam mo attorney, yun ang nakakalungkot sa Pilipinas, ano? Kasi sa mga kriminal na katulad nitong mga child abusers na ito, available at gumagana yung proseso na yan. Pero kay Pastor Apollo Kibuloy, yung pagsiserve nila ng warrant of arrest, meron pa pong pending na motion yung kanyang legal team na kine-question iyang warrant of arrest na yan. Pero sineserve pa din nila bagamat naka-pending pa yung motion na yun. So bakit sa mga kriminal, pwede yung ganitong klase ng sistema, due process, bakit sa mga hindi pa naman mga kriminal, may tila mo paglabag sa due process? Yes, totoo yan. Para rin sa aking personal opinion, no, sa observation ko doon sa nangyaring pagsaserve ng warrant of arrest. Not even a search warrant kasi may mga IPs yata na yes, may stroke namatay because of the stress. No? Dalawang namatay, yes. Oo, dalawang namatay na IP. Pati mga bahay nila, hinalughog at pinalabas sila sa kanilang mga bahay na hindi naman bahay ni Pastor at alam nilang wala doon si Pastor. So, What is good about this is that alam naman natin kung bakit nila ginawa ito. Huwag na tayong magmangmaangan na ito ay walang halong political. Politika, at yung ginawa naman ng kingdom, which is to file cases of homicide, destruction of property, no, yung sa mga abuses na ginawa nila, we fully support that para makita naman nila na hindi mo basta gagawin ito. Mm. Pero ang nakakalungkot lang talaga dito is with respect to our policemen, alam naman natin na sumusunod lang sila kasi hindi nila nagagawin niya kung hindi may nag-utos sa kanila. At ang ngayon, ang naiipit tuloy ay ang ating mga police officers. So, well, ginawa naman nila, but hindi sana umabot sa ganun. Ngayon, ang naglalaban tuloy, ang nasa baba, no? So, which is quite sad kasi alam naman natin na sa taas nang galing yung mga orders. Mm-hmm. Ayun, may mga tanong pa ba kayo mga partners? Kung wala na, siguro hinga na lang natin si attorney ng kanyang huling mensahe patungkol sa mga nangyayaring ito sa bayan natin at diyan sa ating maliit na victory. Pero para sa ating malaki na yan, ano? Mm-hmm. Lalo na yes, ngayon. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa mga shows na ganito, sa seminar na Banateros and other... Kasi tayo lang yung nagbibigay ng ano sa mga ano, nagbibigay ng mga balita na ganito. We share the celebration of our brothers and sisters sa indigenous communities because we do not see it, no, from the traditional media, and I don't know why they are so silent while in fact this is should be a big news, no? Kasi it shows a vindication doon sa mga abuses sa mga indigenous communities, but it seems that they are silent, no? Siguro masyadong mahal kung magsalita sila or kung bakit hindi sila nagsasalita, no? But we still challenge them na ipagtanggol ang ating mga indigenous brothers and sisters sa mga abuses na ganito and let it be known sa open na yung mga abuses na ganito mayroong patutunguhan. And yun nga, we shout out doon sa judge, doon sa prosecutor ng Davao City for job well done, no? Mabuhay po kayo. At sa Banateros, maraming salamat sa pagkakataon na makausap ko kayo ngayon. Yes, sir. Hanggang sa muli, sir, Marlon Bosantog, chairperson ng IPRA Center. Salamat po. Magandang ano yun. Napakagandang usapin yan. Di ba? Pero, Boss Dada, no? Diyan mapapatunayan ng administrasyon na hindi sila one-sided pag ano. Kasi baka mamaya, Hindi tayo naman naniniwala naman tayo na ang hostesya sa Pilipinas, gumagana pa naman. O kaya nga yun ang lagi natin sinasabi na with all this, hindi dapat natin na pinapayagan yung idea na ang ICC ay pumasok dito sa Pilipinas. Kasi ayan, sa side din naman ng opposition, which is si De Lima, nakalaya naman siya. Ito naman, sa side naman ng mga ng gobyerno, itong mga child abusers na ito, na mga nasa kamera pa, na patunayan din naman na may mga kasalanan sila. So, magandang sign po ito.
Pero alam mo, kailangan dumistansya ang kamera dito. Kasi magkusang loob si speaker na suspindihin o tanggalin itong si convicted child abuser Castro kasi ginawa nila kay ano eh kay Kong Tevez. Mm-hmm. Dapat gawin nila dito dahil sasama sila. Ang pangalan ni speaker dito sa mga ito kung hindi sila didistansya. Dapat it's either tanggalin o dumistansya na sila dito kay Castro. Oo, yung mga nagmamalinis na mga congressman na sumayaw-sayaw lang si Tevez. Eh, tinanggalan na nila ng kapangyarihan. Kaya pag hindi sila umaksyon dito, binoto ng taong bayan to, ha? Dikit ang pangalan nila kay Castro. Mm-hmm. Tsaka ano, tsaka baka dyan bumango lalo. Ibig sabihin, pag hindi nila inano yan, no? J. Guevara, pagka hindi nila yan kinana, o ibig naman sabihin, hindi nila dininig yung ethics complaint dyan, kung meron man. Eh, ibig sabihin kinukonsente. Yes. Kaya yung lansa ng isda, damay-damay sila dyan. Nako! Nako! Huwag yung sasabihin niya, kasama sa demanda ko. Tsaka ito pa, ha? Yung tae na. Yes, Erap. Ay, Erap. Jay. Ano yun, Jay? Okay, ba't si Erap? Hindi, baka si Franz Castro na ang sagot sa pagningning ng pangalan ni House Speaker. Mm. Diba? Pag talagang pinuruhan nila. Tingnan natin. Hindi, babaho pangalan niya dyan. Kasi, hindi, yun yung pagkakataon para, ano, para mapag-usapan siya kasi gusto niya yun eh. Para, para may balik yung tiwala ng taong bayan sa kanya. Yan ang ibig sabihin ni Jay. Ah, oo. Na kapag inaksyonan niya ito, babalik ang tiwala ng taong bayan. Tatanggalin niya o siya na yung magdidesisyon, ganun. Papalakpakan ko to. Papalakpakan natin. Pagka tinanggal ito si Castro. So, yan ang hamon natin sa Congress. Hamon to, hindi to tanong. Hamon natin na maging patas tayo sa lahat. Mm. Pero ako, hindi, imposible yan. Hindi gagawin yan ni Speaker. Si Speaker, ang pinag-iinitan lang naman niya, kalaban niya. Di umano. Di umano. So, di umano. Kakampi niya ito. Itong akbayan. Ewan ko. Hindi natin masasabi. Kasi, ano eh, kita mo ha. Ito ha, kasi baka sabihin ng iba, eh, ba't yung pinapasok si Tevez, eh, terorista yan? Sandali, sandali. Tandaan ninyo, meron tayo sa batas na unless proven na guilty, yeah, beyond reasonable doubt, that person is innocent. Inosente pa po yun sa batas, walang kasalanan. Eto, convicted. Mm-hmm. Ibig sabihin, talagang child abuser. Mm-hmm. Oh, ah, so, ibig sabihin nun, hindi na to kailangan patunayan, napatunayan na ng batas. At korte na nagsabi, hoy, kayong dalawa, abuser kayo. So yan ang sinasabi ng ating husgado. Eh pag hindi inaksyonan niya ni Romualdez, anong tawag mo kay Romualdez? Eh, Cuddler. Naku! Wala ko sinabi, ha? Ikaw nagsabi. Hindi, tinatanong mo na ako ganyan. Kung ano ibig sabihin. Hindi, kasi kinukonsinti niya na lang. Yan na lang. Oh, di ba? Halimbawa lang. Oh, ito. Nuwari si Jay. Nadamay na naman ako. Oo. Oh. Mahilig sa bata. Ako po. Nang-aabis ng bata. Ako po. Tapos, lagi ko pang kasama. Tapos, lagi kong hindi ko siya tinatanggal sa atin. Kinukonsente mo? Kinukonsente ko. Anong tawag doon? Binigyan mo pa ng motor. Hindi bigay yun. Sabihin? Utang. Ano ibig sabihin nun? Kinukonsente mo? Konsente daw ako. Kakampi mo. Sinusuportahan ko. Sinusuportahan mo. Pero kung hindi ko siya sinusuportahan, eh, tatanggalin ko yan sa grupo. Tama, mali. Sisitahin mo man lang. At least. Tama. So, dalawa lang yan. Walang middle ground. Speaker Romualdez, ano po ba? Ako nagtatanong lang, nasan kayo? Supporter po ba kayo ni Franz Castro na isang convicted child abuser? O kayo ay against doon sa tao na yan? Eh, tanong na rin natin si Avalos kung may mga kaibigan siyang pwedeng mag-ambag-ambag. Para patuhan. Para magkaroon ng ano to, magkaroon ng patong to. Kasi may mga kaibigan naman kayo na nag-aambag-ambag para ma-aresto ang wala pa namang kasalanan. Pero etong may mga kasalanan na. O eh baka gusto nyo rin mag-ambag-ambag. Yung mga generous na mga kaibigan nyo dyan. Di ba? Ang sabi nga nila. High and mighty. Yung mga richest batas. Sponsor. Ay, batas. Yeah. Eh syempre, may isa pa tayong issue na mabigat ha. Yung dyan sa pagbibitaw. Pagbibitiw ng mga taga-DepEd. Ayan, nagbitiw na sa pwesto ang limang matataas na opisyal ng Department of Education. Ilang linggo matapos mag-resign si VP Sara bilang Education Secretary para sa isang political strategist naman, isa sa ang pag-resign sa mga dahilan ni Vice President para hindi na siya makadalo sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Jason Rubrico. Alam ko yan.
Ikwento ko mamaya. Oh, sige. Magbabalita. Ilang kalihim ng Department of Education ang nagbitiw sa kanilang pwesto at yan ay para bigyan ng kalayaan si incoming Deputy Secretary Sonny Angara na mambili ng kanyang makakasama sa ahensya. Kabilang sa mga opisyal ng Department of Education na nagsumite ng kanilang resignation ay sina Undersecretary at Chief of Staff Michael Poa, Undersecretary for Administration Nolasco Mempin, Assistant Secretary Sunshine Fajarda, Assistant Secretary for Procurement Reynold Munsayak, at Assistant Secretary for Administration Noel Baluyan. Ayon kay Poa, nararapat lang na bigyan si incoming DepEd Secretary Sonny Angara ng kalayaang pumili ng mga taong magiging bahagi ng kanyang ahensya. Sa tanong kung magsisilbi pa rin ba siya sa ilalim ng liderato ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Poa na maghihintay lang siya ng anumang abiso mula sa pangalawang pangulo. Magiging epektibo ang pagbibitiyo ng manasabing opisyal sa July 19, 2024. Wala pa rin malinaw na dahilan kung bakit nagbitiyo si VP Sara bilang DepEd Secretary. Pero isa sa nakikitang dahilan ng isang political analyst kung bakit hindi dadalo si Vice President Duterte sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., haharap ka ba sa SONA na ikaw ay nag-resign na at sinabi mo ng June 12 na ang unit team ay pang-election lamang at ng June 19 ikaw ay nagsabi na ako ay nagre-resign sa DepEd. Dagdag pa ni Malutikia, ilan rin sa mga posibleng dahilan sa desisyon ni Vice President Sara ay ang maling trato sa kanya ng Administrasyong Marcos. A-attend ka ba sa SONA na hindi ka naman trinato ng maayos nitong administrasyon na ito? Bakit ka sisiksik sa isang administrasyon na binabastos ka? Correct. So, sa akin, tamang-tama yung ginawa niya ngayon. May belta naman si Tikia laban sa kongresistang kumikwestiyon sa desisyon ni Vice President Sara na hindi dumalo sa SONA at sinabing walang maturity ang pangalawang pangulo. Hindi yan sign ng maturity yung sinabi ng isang congressman. Si Vice Presidente daw ay walang maturity. Alam mo, ang maturity is the sum total of her acts. Hindi yung isang desisyon na hindi pagpunta sa third State of the Nation Address. Yung mga kongresista, ang inyong mandato, siguro mga 250,000 per district. Si Vice Presidente, 32 million. Huwag naman niyo yung pahiyain na gano'n, di ba? At karapatan ng Vice Presidente, kung ayaw niya umaten, hindi siya a-attend. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Nagbitiw. Yun na nga. Alam mo yung story behind sige, that? Sige, ano yan? Ayan. Ito, chismis. Lako po yan. Chismis. Balita ako kasi mag-a-apply sila sa Office of the President. Kaya sino mo? Nagbitiw? Oo. Bakit? Direkta. Ha? Bakit naman? Masapit naman palitan. Ay, grabe. Joke lang. Biro lang. Nagbibero-bero lang ako. Huwag kayo maniwala sa akin. Nagbibero-bero lang. Huwag kayo maniwala man, ha? Pero may kaduktong yung kwento na yan. Ano yung kwento na yan? Kasi sa kanya, malapit na daw magbitiw, kaya mag-a-apply doon. Pero may post din itong idol broadcaster ko, ha? Oh, sino yan? Si Sir Jay. Ay, okay. Tumayo ko yan. Nag-walk out daw yung mga generals. Naku. Bakit naman kaya? Anong sa tingin nyo doon? Hindi ko alam. Alam ko komento dyan. Actually, yung tungkol dyan, Coach Oli, pinabulaanan na nga yata ng armed forces yan. Medyo sinabi ng AFP na hindi daw totoo. Pinabulaanan na yan ng armed forces. Eh, siyempre. Sa madaling salita, chismis lang pala daw yun. According to them. Pero alam naman natin, ganyan naman. Hindi natin malam. Ang dami namang dininay. Gusto mo, ibulong ko. Pero hindi natin alam sino nagsasabi ng totoo ngayon. Yung pulis nga, hinuli nila. May video. Yung hinuli nila si Pauline Canada. Tapos, nagpunta pa doon yung abogado. Hindi daw totoong nahuli. Fake news daw. Diba? Dininay. Dininay din. Dininay. Pero nahuli naman talaga. Ako kanina nagpulburon yung sa Goldilocks. Pero alam nyo kung sino makakasagot niyan sa AFP. Mamaya, pagtapos namin si MJ, sasagutin niya yan kung totoo o hindi. Ikikwento niya. Alam nyo lahat ng nangyari. MJ Mondiar talaga yan. Siya nang bahala dyan. Siya ang nakakaalam ng mga bagay. Maraming hawak to si MJ. Diba? Ano man sabi mo, Jay? Kasi nagre-reklamo yun. Ba't din yung pinagsasalita si Jay? Hindi, doon ako magsasalita. Busog si Jay, baka masok ka eh. Saan? Hindi, doon ako magsasalita doon sa palaging kine-question nila yung hindi pagpunta ni BP Sara sa ano. Sa SONA. Akala ba namin mahina ng Duterte at hindi na kailangan ng isang
Marcos ang isang Duterte. Eh bakit nung hindi napupunta sa zona, putak na kayo ng putak? Ba't ganun? Eh, akala ba namin, ano, di ba? Lagi nyo sinisigawan. Kasi, dapat daw kasi may unity. Ayun naman. Lagi nilang pinagsisigawan na, ano, na, ay, mahina na ang mga Duterte. May punto si Jay, no? Mm. Pagka na, pagka okay ang Duterte sa administrasyon, sinisira nyo. Oh. Pero pag umaayaw na si Inday Sara sa administrasyon, hinahanap nyo naman. Ano ba talaga? Nagparali pa nga sila, di ba? O, mag-resign ka na, mag-resign ka na. Nagparali kayo, mag-resign. O, pinirahan nyo pa yung mga OFW. Hiningan nyo ng pera. Ay, naku po. Mag-rally kami, mag-rally kami. No, nagbigay sa inyo ng pera, kinatkong ninyo, di nyo binayaran yung mga nagrarally. O, di ba? Gusto nyo mag-resign. Ito nag-resign, hinahanap nyo. Tsaka may isa pa doon, ano, Banat Bay, ang balita doon, 1,000 dapat ang ibibigay, kinatkong, ginawang 500 na lang. Sino kumatkong na naman niya? Buti nga, may binigay pa eh. Yung vlogger na inutusan ng asawa bumili ng suka. Pagbalik na, ano, vlogger na. Madaming alam tong sa vloggers. Pero alam mo yung ginawa, sinasabi nyo kay Sara, kay BP Sara. Kasi kahit anong gawin ni BP Sara, may masasabi sila. Pag umatid ng SONA, sasabihin nila, bakit hindi pumapalakpak? Mm. Pag pumalakpak naman, sasabihin, plastic ka, BP Sara. Pag hindi nag-attend, sasabihin, kailangan mag-attend ka. Alam mo, pag inggit talaga, eh lahat sasabihin. Kaya ito si BP Sara, hanggang 2028, kung sakaling aabot, lahat ng gagawin nito, bawat kibot nito, pupunahin. Mm, pero Coach Oli, madugtongan ko yan ha. Napakahusay talaga nitong mga tauhan ni Inday Sara. Magaling talaga pumili ng tauhan kasi may delikadesa. Mm, tama. May delikadesa. Kasi natatandaan mo, si DJ Bantag, noong siya ay doon sa Bilibid, siya ang hepe doon. Noong nagpalit ng administrasyon, nag-resign siya. Kasi nga, for delikadesa, dahil bago na presidente, para magkaroon ng laya yung presidente na makapili ng kung sinong gusto niyang ilagay doon. Pinigilan siya. Tama. So, itong mga tao ni Inday Sara, ganun din. Nung umalis si Inday Sara, bagamat hindi naman sila required na umalis dahil may mandato rin sila, pero dahil nga sila ay appointed ni Inday Sara, may delikadesa sila at binigyan nila si, ano, si Senator Gatchalian ng, kumbaga, laya kung sila i-stay pa o sila ay papalitan na. Makapili ng kanyang... Makakasama niya doon sa, ano na yan, sa Department of Sana Education. Lahat ganyan eh, no? Mm-hmm. May isang pabamamana yan. Hindi kay BP Sara, di ba? Exacto. Diyan mo makikita talaga ang, ano, ang, yung mga Duterte at yung mga taong nakapalibot sa Duterte, maayos talaga. Mm-hmm. So, kailangan natin ng mga Duterte talaga sa gobyerno. At sa ibang balita naman, naghiwalay na si Rico Blanco. Naghiwalay na ba? Ay, naging, naging showbiz. Si showbiz yun. Akala ko si... Pangsakin lang yan ah. Si Rico... Hindi. Hindi kasi grabe yung iyakan na naganap dun. Ay, grabe. Yung tinanong si... Pero sa tingin mo, sinong may kasalanan doon sa hiwalay na yung banat? Ay, ako. Ang dami lumalabas na alam video. Alam ko. Na sumasayaw-sayaw si Marie. Sabi ko na nga ba. Alam nyo, itong problema natin, ito Banat Bay, ilalabas ko na to. Sa tuwing may hiwalayan ng mga artista, laging lalaki may kasalanan. Kahit tayo naman biktima. Paminsan-minsan maging babae naman dapat. Napaka-unfair nyo. Kita mo, yung mga tao dito sa ano studio, umaano sila. Kasi lagi na lang kami mga lalaki may kasalanan, kahit mga babae naman Hindi, wala tayo sinasabing may kasalanan si ano, ha, Marisa. Kayo, sinasabi mo kagad may kasalanan yun. Hindi, sinasabi ko lang din in general na sa tawin na lang ganyan, pag tinignan mo yung mga comment, lagi na lang, si Rico Blanco daw may kasalanan. Pagsalitahin natin si Jake. Sige, Jake. Territory na to eh. Magaling sa showbiz to. Comment ang comment sila, ano, sila Anharot. Kasalanan daw ng lalaki. No. Grabe talaga siya. Bakit lalaki may kasalanan? Ewan ko dyan sa mga yan. Yan. So, abangan nyo huli ah, bukas naman, na Banat Bay per minute. Oo. Magbabago na po si Banat Bay dahil gusto niya siyang patahimikin ng Kongreso at siya ay ayaw ng pag-political vlogging. Kaya Banat Bay per minute ba? Banat per minute. Bago magbanateros, Banat Bay per minute. Pero yung game show mo, anong pamagat nun? Urong sulong. Urong sulong. Pero maganda yung idea ni Banat Bay. No? Merong sumasayaw dito sa... Hala ko, ano yung kwarta o kahol? Kwarta o kahol. Tapos yung mukha ni ano yung nandun yung kumakahol. Ni Trillanes? Ay, grabe ka naman. Wala ko sinabi. Nagtatanong. Sinabi.
Wala akong sinabing ganun. Lang, ha? Rillanes, nagtatanong lang, ha? Kasi alam mo, ibig sabihin ng pagkahol, hindi naman ibig sabihin mukha kang aso. Oh. Hindi yun ang ibig sabihin. Although, sometimes, pero hindi na ibig sabihin nun. Ibig sabihin lang, nag-iingay ka, ang ingay-ingay mo, yung bigla. Kasi yung aso, di ba, yung tahimik sa gabi, yung gabi, gano'n. Eh, parang gano'n si Trillanes. Na biglang kumakahol-kahol, ang tahitahimik, biglang kahol ng kahol. Di ba? Yun yung, hindi naman ibig sabihin, mukha siyang aso. Hindi naman mukha, ano yun eh, maayos magdamit yun. May sabi nga nung isang kaibigan natin na mataas ang posisyon eh, kahit daw isang buhok, walang nakatikwas doon. Ay, grabe. Ganun siya, as in vain. Pero alam mo ha, may mga shih tzu nakadamit. Talaga? Sa mall, ang dami. Misa nga, ano nasa pa? YouTube eh. Well, ang ganda naman ng lahi, shih tzu. Ang cute-cute ng shih tzu. Magagalit naman may ari ng shih tzu sa'yo. Inanong mo kay Trillanes. Pwede pitbull. Pitbull na lang. Hindi, kasi pitbull. Mas malakas. Huwag naman pitbull. Ano? Haskell. Ano yun eh, matapang ang dating ng pitbull eh. Matapang naman yun eh. Si Trillanes? Chihuahua. Yun. Chihuahua. May ingay yun eh. Mukhang daga, nakahol Chihuahua. Ng kahol. Uy, ano? Gusto ko yung aso na yun. Ganun. Chihuahua? Oo. Grabe ha, meron pa dito. Fast Talk with Tito Bay. Huh? Uy, pwede yun, pwede. Ang dami ng title. At saka speaking of aso ha, yung best friend ko niya. Uy, shoutout sa'yo, my cabin. Miss you. Bakit aso? Pare sila ni Trillanes eh, tahol ng tahol. Wow. Isa kanya, wow. Wow. Dapat magkaroon kayo ng segment ni MJ Mandihar, no? Oo. Oh, okay. Kamusta na pala si Mike Abe? Oo nga, wala na akong balita. Kamusta na yan? Natawad pa rin. Oo nga. Ay, Mike Abe, bukas sa content kita ulit. Nakalimutan na natin yun eh. Kasi, di ba? Anyway, meron pa ba kayong last word? Last word? Bago kay demanda? Oo, bago. Huwag na, delikado. Ayun, ako na mauna. Sige, siyempre. Ito lang sinasabi. Banateros Brothers, Coach Oli Banatbay, J.G. Barra, Boss Dada. Siyempre, Master Judea. Yan, Buster sandali, TV. Sandali, bago magpaalam, sama natin Master Judea. Buster TV. Yan, Buster TV. Si Spencer Lacalle at Jojo De Guzman dyan sa Hong Kong. Ayan, i-follow ninyo, subscribe ninyo yung mga malulupit na mga DDS/LDS. Hindi, LDS na. Wala nang DDS. Ayoko na. LDS na. Wala na. Ayan, nandito ngayon si Master Judea. Kompleto ang Barateros Brothers. Mga kababayan, magandang gabi. At nandito makikisali, makikigulo lang. Kompleto ngayon. Nandito sa SMNI, Banateros Live. Tsaka medyo pumunta ka dun. Ay, naku, nag-aala Mike Abby na nagtatagal. Oh, lumalaki na ulo. Medyo lumayo ka dun, ano, Master Jude, kasi nagmumukha kang pangit sa camera. Ay, doon yung dikit ka sa kanya. Lumayo ka, dito ka. Napanda, yan! Yan, dito ka. Huwag kayong tatabi kay Jay, dahil sabi nga ni Jay kanina, Coach Oli, lumayo ka konti, mapapansin na hindi ka cute pagkatabi mo ako. Ang ganda pala pag may nakatayo sa gitna, no? Ayan, Coach Oli, ikaw. Iwasan nyo yung mga anak ninyo, ilayo-layo nyo sa mga katulad nitong si convicted child abuse, mm-hmm, Franz Castro. Hindi ako nagsabi niya na hukuman. Korte nagsabi niya. Medyo ilayo. Hindi, kasi seriously, ingatan nyo. Kasi delikado po yan. Pag napadikit sa mga katulad niyang convicted. Dako po. Iniliwanag natin. According sa korte, convicted, pag nilapit nyo dyan, ang mga anak nyo, alam nyo na mangyayari. Kaya ingat-ingat lang po sa mga magulang. Wow! Jeggy Barra! Aban ako, ay hindi. Dito ka lang, Master Julia. Grabe no. Kamakailan lang, nagpaparinig pa to kay BP Sara. Ngayon, guilty na. Oo nga, grabe. Nung nakaraan lang, convicted child abuser. Yan. Dito tayo. Nung nakaraan lang, paano-ano ka pa kay BP Sara, tapos ngayon, makukulong ka na. Bilis talaga ng karma, no? Oo nga. Hindi, makukulong siya kung hindi siya susuportahan. Mm-hmm. Sana. Master Judea, final words. Ikot ka ng ikot. Final words. Okay. Akala ko ito pinakalala. ano ba final words ko? Ikaakyat ko lang dito. But anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy po natin suportahan ang Banateros Live SMNI. At of course, kapartner mo sa balita at serbisyo. Araw-araw yan. Dahil dito, sa SMNI, dito lang kayo makakakuha ng tamang balita. Yun! Sige, ako na.
Ah, sabay-sabay tayong kumanta ng anong Backstreet Boys. You are. Maraming maraming salamat po. Kita-kits po tayo ulit mga Banatero. Ito lang sa SMN. Pagtama, palakpakan, pagmali, Banatan. Ako po si Banat. Bye! At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. Ako naman si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, Banatan. Pero pagtama, palakpakan natin. Walang inuurungan. Pagtama, palakpakan. Pagmali ay babanatan. Yan ang Banateros. Boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaaman. Yan ang Banateros. Walang inuurungan. Pagtama, palakpakan. Pagmali ay babanatan. Yan ang Banateros. Boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaaman. This is SMNI News Channel, Truth That Matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.